homeschoolers, welcome to Homeschooling VNZ. And for today's video, i-share ko lang sa inyo kung paano ako mag-plan ng lessons gamit itong homeschool planner from Megumi's Box. Ayan. So may digital format siya. Lalagay ko na lang yung link sa baba if you want to have your own copy. Ayan. So I had it printed, tapos pinunch ko na rin, tapos binind ko na rin siya. At kumuha na rin ako ng sarili naming cover with our kids here. Yung dalawang batang hin-homeschool namin. And since A5 size siya, meron na akong existing kasi ng mga ganito yung mga tabs. So nilagay ko na lang siya dito. Tapos nilagyan ko na rin ng label. So I have here my calendar, my tracker, my greeting sheet, and my weekly schedule. So, ginagawa ko pa to. Hindi pa ako tapos talaga dito. Sinimulan ko pa lang. Pero para ma-up ko na yung video at makapag-start na rin kayo mag-plan, nag-take na ako ng video. Okay, so first, pagka-print ng planner, magpiprintin ako ng calendar. So, ito yung 2024 and 2025. And ang una kong ginagawa ay nililabel ko na kung ano yung mga araw na walang kaming pasok. For example, mag-start kami ng July 29, sabi kami sa calendar ng ibang schools, wala kaming pasok sa August 21, 26 holiday yon. And then, nilalagay ko na rin yung kailan kami magbe-break yan sa Christmas break. Yan, huwag nyo napansinin yung kuko ko. hindi pa nag-manicure. Madumi pa siya. So, ayan. So, meron kaming holidays. And then, ang plot ko kasi wala nang pasok from third week ng December hanggang first week ng January. So, magbabalik na kami ng January 5. Ayan. So, we have about 36 weeks for the whole school year. Pero, based on my computation, baka matapos kami na mas maaga. Okay. So, papakita ko sa inyo mamaya yan. So, ayun na. So, I plotted alin yung mga holidays, mga araw na hindi kami mag-homeschool, yung special days for the family, kung meron mang vacation or what, nakaplot na yun sa calendar. Ayan. So, after that, ayan. Ay, pakita ko rin sa inyo yung aking homeschool planner. So, ito pala. Ayan, so, meron akong page ng mga contacts. Lalagay ko dyan yung mga contact numbers ng homeschool provider, kung sino man yung mga mentors, or meron mga contacts ng tutors or special classes, dito ko ilalagay yun. And then, of course, kailangan natin ng websites and passwords kasi dalawang bata yun. So, minsan, dalawa yung login nila for the websites. And, syempre, si mommy, kailangan meron din login nung portal for the provider and the other websites pa. So, yan. So, lalagay ko yun dyan. Okay. And then, this is our curriculum picks. Ayan, so for Ate Z, if you haven't seen yet the video, meron kaming separate video for our homeschool curriculum for this school year as independent homeschoolers. So, nakalagay na siya dyan. Ayan. Ito, pinagsama ko yung dalawa kasi sabay sila dito. So, isang materials lang for that subject. Ayan. So, ito yung namin, resource for the arts. Sa YouTube lang kami kukuha ng resource. And then, what else? Ayan, so curriculum picks pa to. Ayan. Dito, unit study. So, in progress pa yun kasi dalawa pa lang yun ako. Meron pa ako mga separate sheets na And these are also other resources na pwede kong makuha. Ayan, so meron ako naka-ready na page. Also, importante for us, field trip planner. Ayan, syempre dapat nakalagay yung total cost para alam mo kung magkano yung gagastosin mo. So, ilalagay mo dito kung ano yung field trip nyo, ano yung event or ano yung activity, anong subject na maka-cover nun or what competencies na maka-cover nun, ano yung mga gastos, may pamasahe, entrance fees, or any other fees, and then yun syempre yung total cost, kailangan nakukumpit natin yan para hindi tayo nag-over budget. Ayan, so we have sabi ko focus. Ayan, and then book list, kung meron kami mga books na
gustong i-add dito. Pero so far kasi ang mga books na meron kami dito sa aming personal library sa bahay, yun ang muna gagamitin namin. So, if in case meron kami additional books na gustong ilagay na wala pa sa library namin, sa home library namin, dito ko ilalagay sa book list. And then, naglagay na rin ako ng library books na list kasi if in any case we're going to borrow books from the library, from the public library, meron kaming paglalagyan. So, meron book title, date borrowed, and date return. Ayan. And then, of course, isa sa mga pinaka-importante for me ay yung brain dump. Ayan. So, meron akong separate page. Kung minsan meron ako naiisip na idea na gusto kong makuha, aralin ng mga bata or any activities na naisip ko, pwede ko ilagay dito sa brain dump pages yan. So, isa palang print ko, pero I'll print more pag kailangan. Alright, so we are here at the calendar tab. Ayan, so na, yun nandito. Ilipat ko lang siya dito. Ayan. And then, we have the a year at a glance. Ayan, so ito, nakalagay ko ano yung holidays, Christmas break, kung meron kami family important affair na gagawin. And then, also submission of grades with our US-based homeschool provider. Wala pa yung email for the exact deadline na submission of grades. So, pero nilagay ko na siya. Naglagay na ako ng placeholder. And then, ayan, yung Holy Week, sinulat ko na rin. Ayan, so, that's a year at a glance. Kasi na-realize ko, when I was using homeschool planners, hindi naman ako masyado nagsusulat on a monthly basis. So, eto, ang year at a glance, ang pinaka-importante for me. Para kita ko kagad kung anong araw yung, kung ano na, special or hindi kami mag-homeschool or mayroon special event na kailangan gawin. Okay. Next is the weekly schedule. Okay. So, ayan. So, ang ginawa ko dito, in-invite ko siya per student. So, si Kuya, hindi na siya homeschooled, pero gusto ko nakikita yung schedule niya for his school, sa kanyang traditional school. So, para alam ko lang kung yung subject na hinahandle niya on that day. And then, ito sa dalawang kids. So, we'll be doing 4 days per week of homeschool. And then, the Friday will be a free day. This we can use for quizzes na lang or field trips or kung meron parang buffer na siya, buffer days. So, pag meron kami na missed out, we can do that on a Friday. Pero technically, Monday to Thursday lang talaga yung aming homeschool. So that's our weekly schedule overview. This is another way of plotting it. Depende sa'yo. Who knows, mabago ulit yung schedule kaya nakalagay yan dyan. And then we have the activities or tutor schedule. Ayan. So, the kids have taekwondo in the weekend. So, dito, maglalagay pa tayo ng activities nila. Para walang makakalimutan. Okay. Next is our tracker. So, for our homeschool provider, since independent homeschoolers kami, naman kami sa DepEd, hindi naman kami required talagang gumawa ng attendance. But, gusto ko rin kasi nagpa-plot ng attendance. Especially dun sa student ko na hindi na homeschooled like Kuya. Para alam po kung kailan siya absent dun sa school niya. Ayan. And then for the kids na dalawang homeschooled. Ayan. So, siya? May color coordination. Ayan na siya. Ayan. And then, lalagay ko na ng ex kung weekend or holiday yun. Para alam ko rin. Ayan. Importante sa akin yung monitor din yung estudyante ko na hindi na naka-homeschool. And then for progress tracker, this would be per subject. So as you can see here, for language arts, kasi dalawang terms for the school year nung dalawang kids. So meron kaming July to January or August to January. And then January to May. Yun. So hati yung school term nila. What I did was for language arts or yung English subject, since 120 lessons yun, hinati ko yung lesson niya. So, itong this is only for the first term. So, ito yung mga lessons niya for the first term. Kasi nag-base ako doon sa 120 lessons for the whole school year. And then,
based on the calendar niya, kung ilang weeks yung, ano namin, ito, week 15, week 16, week 17, week 18. So, if we do 4 times a week, by lesson 68, ito, matatapos namin before mag-holiday ng December. Yan, before mag-holiday. Kaya sila na kahati. So, ginawa ko yung progress tracker ko is for each term, para hindi malito. Yan. So, pagtapos na namin lesson 1, o si cross out ko, lesson 2 cross out ko, or iha-highlight ko na lang siya. Okay. So, the same with math. Like this one. Kasi we are doing grade 3, part B ng math. For the first term. So, ng lesson 16.8. So, yan, matatapos namin yan before mag-Christmas break. And then, for the bunso naman, is lesson 20.4. before mag-Christmas break. So, may progress tracker. So, ito, 4 lang muna to. For first term. Yeah. So, I have to fill out pa for the unit studies. Pero, iniisip ko pa kung gagawin ko pa ba yun or what. Kasi, parang yun naman kailangan. Okay. Next, we have the weekly schedule. Ayan. So, ito, hindi ko pa siya nasisimulan. This will just be based on what we will be doing for that particular week. Sa tagal ng pagpaplano ko for homeschool, lagi merong nababago. So, the approach this school year is to do the weekly schedule on a weekly basis. So, hindi ko na siya gagawin tulad nung dati na I plan out the whole quarter. Na lahat ng bawat week ay meron na nakaready ni ko anong lessons. Kasi we are following DepEd. But since we are no longer following DepEd, I have the freedom to adjust yung schedule. So, kanina, yung tracker natin, diba nakita niyo yung mga lesson plans, ng lesson numbers for each subject. So, I will divide those per week. And for math, we will be doing not necessarily 4 lessons. Meron kasi siyang parang point-point, kanina nakita ninyo. So, it would really depend. Okay, so, essentially, dito ilalagay ko yung week. Oh, so, for example, July 29 to August 2. Yun, for that week. So, week 1, July 29 to August 2. Dito ko ilalagay yung overview ng mga gagawin. And then, nakikita nyo to 1, 2, 3, 4. Ito yun yung per day. So, kunyari, Monday. Okay, we will take... Balikan nga natin. Saan ba siya? So, pag Monday, ang schedule natin ay... 8. Saan na ba yan? Ay, dito at sa calendar. Alright. So, pag Monday, we will be doing math, language arts, social studies, and arts. Ayun. So, kung ano man yung mga lessons na gagawin namin for that, let's say, ito Monday, first line will be math, language arts, and then per ano yun, kung ano yung lesson for that particular day. Ayan. Kasi ang maganda naman with the curriculum that we have, naka-plan out na siya. So, gagawin mo na lang yung mga lessons. Meron nang naka-ready doon kung ano yung pages na babasahin, pages na sasagutan. So, mas ano siya, mas open and go yon. Yun ang tawag doon. Open and go curriculum na siya. So, it's easier for us to plan it on a weekly basis. So, the Fridays that we have, yung free namin na Fridays, that will be free time for the kids and then for the mama. It's my time to review what we have accomplished for that week and for me to plan for the next week. Ayan. So, that's the weekly schedule. Okay, medyo mahaba ito. Marami ito kasi ang ating projection is 36 weeks in the whole school year. Pero, I think with the lessons that we have, we pwede tayong matapos by week 33 or week 34. So, mas papapaaga tayo ng mga 4 weeks or 1 month sa ating schedule. Ayan. Alright, next tab. We have the grading sheet. Actually, hindi naman kailangan magkaroon ako ng grading sheet, pero nakasanay na. So, this will be my grading sheet.
dito yung subject or the student, dito yung subject. This will be for the writing or the written works, and this will be for the performance. Okay, and then ang plan ko here is for the exam. Okay, since twice a year lang naman ang grades namin, so twice a year lang kami mag-exam. Okay, it still depends on me kung magpa-exam ako or what. So ayan, depende siya. Pero ayan, I'm showing you the grading sheet of the planner. So ayan, so that's the short planning steps ko for the lesson planning. Pasensya na hindi ko na na-detail pa kasi I want this to be out na kahit hindi pa ako tapos. At least may idea na kayo kung paano ko siya ginagawa. And then, siguro I'll just share on my social media accounts kung ano yung mga other tips on how to plan your lessons for homeschool. So, ayan. So, if you have any questions, please let me know in the comment box. And I'll leave the link on how you can download and get a copy of your homeschool planner from Legumi's box. So, ayan. Thank you again for watching and happy homeschooling!